welcome sa Bongs TV. Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha, lalo na kung isa kang magsasaka. Gawain sa probinsya ang palagi naming content, kaya halika na sa Bongs TV. Mag-subscribe na kayo at manood palagi. Okay mga katongs, magandang araw, magandang buhay sa inyo, ano? Bali, nandito na nga po kami sa farm, again. So, kararating lang po namin kasi may mga binili pa kami, no? Kamukha ng cable, welding cable na iduduktong kasi magwe-welding na po yung gumagawa rito para doon sa process ng CR. Ito na nga, may good news na tayo mga katongs, kahapon. Kinabit na daw yung kan, yung link niya ng nawasa. So, yung sabihin, may tubig na tayo rito. Pakita ko. Samantala lang po nakalito yan. So itatago rin po namin yan, ano? Kasi nga sabi kanina nung gumagawa sa CR, sila na magkoconnect, magkoconnect yan. So upang samantala muna nilang nilagay doon sa puno, sa ilalong puno mangga. Ito malakas. Dapat mo ay bunga nga mo bentang. Inom ka bentang. So pang samantala muna ang nilagay yan, ah, dahil hindi pa nakakapon sa CR, sila na magkoconnecta po yan na yan. Ito na po ang nagagawa nila mga katongs. So yan, maganda na ang nagiging resulta sa ating CR. Tapos ayan, lalagyan na nga po nila ng bubong bakal. Tapos yan, naglagay sila ng switch dito para sa welding. Yan. So ngayon mga katong, ang gagawin namin dito ay pupunla na. Total may makukuha na po kami pandilig, ano? Magpupunla na po kami ng sili at saka ng talong doon sa ilalim ng puno ng kawayan. Pagka po yun ay lumaki na, pwede na namin ba i-stable to paararo itong area na ito. At pagka po natuloy kami bukas na lumipat or sa Lunes, baka bukas or Lunes po, lilipat na po kami. At least pagka nandito na, sabi ko, maaga pa lang, nakagawa na kami. Ayan. Unahin nga po namin magano ng ano, yung bakod. So kailangan namin puno ng kawayan. Kaya yun munang tatrabahuhin namin pag lilipat namin dito. Excited na rin kami sa araw-araw namin gagawin dito. Kumbaga, yun nga po, yung
nung lumusong kami rito ay lahat ng kailangan gawin ay gagawin natin. So para mapaganda ang farm, yung pangalan po ng farm nito ay 3M Integrated Farm. Ang gagawin po namin pamumunla dito ay ang lumang pamamaraan ng pamumunla. Sa ngayon kasi nauuso na yung mga tray, di ba? Yung mga nabibiling seedling, kamuha ng kay ka-seedling yan. So dito, hirap kami makahanap ng gano'n, kaya ang gagawin namin, mamumunla kami ng ganitong klaseng pamumunla. So, nung isang araw nga po, nakapag-mungkal na po sila bentong dito, dyan sila Greg. Ayan. Unang gagawin po sa ganyan, ayan, ganyan nyo nga po, yung pipinuhin, ikakama. Pagka tumubo po ang seed natin, ay alam nyo yung ugat nun, mahaba, humahaba. Huwag po natin pababayaan kumapit sa matigas na parte ng lupa, kaya kailangan natin ng ganito. Buhaghag siya. Yun po kasi pagka lumaki yun, mahaba na rin ang ugat. So pagka kailangan na natin ilipat, bubunutin natin yun, ano? Yun po ang bawal na bawal sa kwan natin, sa halaman, yung maputol ang ugat. Kaya pagka yun ay nabunot at naputol ang ugat, hindi na po tutubo yun. So kailangan pagka hinatak natin, ginhawa, sasama po yung ugat niya, di ba? Matagal na po, halos ganito pong pamumunla ang ginagawa namin nila tatay nun, kaya alam ko po ang ganitong klaseng pamumunla, ano? So yan nga, kailangan nakakama, ano, yung abot nyo kabilaan, yung ano, yung nasa gitna, maabot mo yung nasa gitna, kasi yan po dinadamo. Kailangan natin tanggalin yung damo, yung makikita nating malalaking damo, para hindi siya maanuhan ng madaig yung ating halaman na ipupunla. So pinapipino ko po muna ng konti kila Greg para sa ganun kumapit yung seed natin sa lupa. So ito po yung mga kuan. Itong mga nakapak na ito, galing po kay Kuya Jing yan. Mga naiipon niya, may nagbibigay daw po sa kanya. Ah, itong maganda. Pipino. Punla tayo nito. Lettuce. Hindi, meron ako. Oh, may pechay na. Kaya konti ito. Bibili tayo marami. Ayan, talong. Daming talong, oh. Eh may okra na din tayo. Ito ang kamatis, wala tayo. Ayan. Ito, okra. Tiki, no? Ito ipupunla natin yung mga nakalata. Ayan. Ito po ipupunla namin. Pinatubo F1 Hybrid. Tapos yung talong.
binasapong namin ng konti ano. Medyo matigas kasi yung lupa rito. Kabila. Pag kasi yung lupa rito pag nabasa, huwag na. Ayun oh, bagya lang mabasa. Dudurog na. Saka natin mga katong babasahin ng tubig. Titigmakin na natin bago natin ibudbud yung seed. Thank you.
to. Tapos pagayari ko pong ibudmut yan, ay lalagyan naman natin ng dayami at saka ng net. So yan, bubudmut po muna namin yung buto, no? Hello. Kumain na sila, Bentong? Ano inulam? Ano inulam nila? May ulam sila. Kakaunti lang laman. Pabigat lang. Ano ka na lang? Wow, tubig. Tubig. Iba-iba eh. Ano? Ha? Iba-iba ito. Long purple. Oh, may mahaba oh. Long purple. Long purple. May mataba.
Yan lang, purple yan. Tapos, yung tuner. Yan lang. Yan lang. Kunti lang yata yun lang. Kunti lang. Ay, matay. Tabang naman tayo. Tatlo yan, tatlo. Anong mo yan? Saan? Ang gitna. Malik, malik. Ito, ito. Pinagpukod-pukod ko po kasi iba-ibang variety dito, no? Pero talong din po yun.
iba-iba lang ang variety kasi binigay po ni Kuya Jigto, naipon niya sa nagbibigay sa inyo ng mga seeds. So pinag put-put po natin yung magkakaparehas. So tatlong variety pa po yan, ano? May Fortuner, may Long Purple, tsaka yung nakalata. Ano pangalan nun? Yan. So yan mga katongs, naibudbud ko na po yung seeds, ano? Lagi yung tandaan mga katongs, huwag kayong mumula kung saan maraming langgam, kailangan o yung mga hayop na insekto na pwedeng tangayin yung ating seeds. Ang ginawa ko po dito ay nag-spray na ako nung isang araw, ano, naglagay na ako ng gamot para lumayo yung mga hanit, yung mga insekto na pwedeng tumangay sa ating seeds. Langgam lang naman yan eh, at saka mga gumagapang sa lupa. Nagpipino nga po kami ng buhangin dito. Yan. Tinatapon po namin yan. So binubudburan namin para matago ng konti yung buto. At saka namin tinatakpan ng binikan. Yan. Dayami. Yan. Protecto yan. Protection sa ano yan. Para mga ilan araw lang tatanggalin ko rin po ito pagka nakita ko pumuputok mo yung one.
Okay mga katongs, bali nilagyan ko po muna ng ano siya, ng net sa ibabaw, ayan o. Kasi ang purpose lang naman ito para iwasan yung manok na kalgalin. Ngayon, pag tatanggalin ko po yung ginigan, saka ko po iayusin yung gagawing harang na net. So para isang pan na lang, ano, isang kabitan na lang. Kasi kung inayos ko po yan, nilagyan ko ng paibabaw na net, magtatanggal na naman ako para alisin yung ginigan. So ilan araw lang naman po, ano, pagka nakita na natin lumalabas na sa buto yung ating pudla, eh tatanggalin na natin yung ginigan. Ngayon yung net na yon ang magiging protection niya sa araw. So pansamantala lang naman po yung muna yan, yung net. So okay lang mga katong, simple nating ipunla, simple lang ang pagpupunla na ganito, karaniwan na ginagamit ang ginagawa namin noon ng pagpupunla, ano. So okay na tayo mga katong, at ito ang natira nating binhi, mga nakapak na lang, ano. At syempre yung pechay, itatanim tayo ng pechay ng marami dito sa may area na taas nito, ano. Tsaka itong mga okra. Sa oras na na-rotovator na yung pagtataniman ng mga halaman, eh sunod-sunod na po yan. Dire-diretso na ang ating pagtatanim dito. Tara na, Benz. Yung gulok. So, okay, tanghali na po. At kakain na rin po kami, no?